At para bigyan tayo ng update tungkol sa sitwasyon sa mga checkpoint ilang araw matapos magdeklara ang Pangulo ng Enhanced Community Quarantine, makakausap po natin si PNP Deputy Chief of Operation, Police Lieutenant General Guillermo Eleazar. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga sa iyo, Ijan, at magandang umaga rin sa mga nakikinig doon sa inyong isa. Opo, kuha po kami ng ikatlong araw na po ngayon. Ano? Yung assessment ninyo, kamusta ho ang sitwasyon sa mga checkpoint? Yes, Ijan, kahapon ng umaga, nagsimula yung ating strict implementation nitong enhanced community quarantine. Kasi yung papansin natin, nung the day before that, nilubagan natin para hayaan natin makauwi yung ating motorista. So kahapon yung mga adjustments kasi talagang whole of Luzon na ito. But as per our monitoring tonight until this morning, nagiging maluwag. At yung mga problema kahapon na about counting confusion dun sa mga nakapasok. At hindi, in particular, yung ating intention na magkaroon ng free and impeded flow of cargo ay nasusolusyon na. Pero we will be monitoring this throughout the day so that sa mga susunod pang araw, is maging wala na tayong problema at madali na lang padrate. So, sa mga kunting-kunting sinasabi nating mga concerns na dapat nating maayos. Gusto ko lang kayo hingan po ng reaksyon. Kamusta yung moral ng ating mga polis? Kasi katatapos lang report namin yung namatay po na polis sa Maynila. At ang sinasabi ng kanyang mga mahal sa buhay, dapat daw mabigyan ng mask at gloves yung mga nasa frontline ngayon sa checkpoints. Kamusta ho sila, General? Yes, tama naman yun. Kaya nga alam mo, Igan, even before na ma-declare itong ating state of public emergency, public health emergency, ang ating PNP noong una pa man ay nagsabi na na mabigyan ng protection ang lahat. Si General Arti Gamboa ay dati pa talagang inalis na yung mga gathering dito sa mga iba't ibang mass gathering sa iba't ibang ating mga kampo at nag-utos para makapag-provide ng mga basic and minimum protection para sa ating kapulisan. Even though sinasabi nga natin na talagang ginagawa ng paraan, pero patuloy po, nag-iintay kami ng additional pang mga personal protective equipment. But just the same, yung ating minimum protective equipment naman o sinasabi natin mga face mask ay ating napagbibigyan sa ating mga kasamahan. In fact, natutuwa tayo sa kasalamat sa iba't ibang mga grupo at individual na nagbigay ng kalimutasyon para sa face mask. At basta we are expecting and hoping na sa susunod na araw eh magkaroon tayo ng sapat or mga reserve na ating makagamitan para masustain natin itong ating operation. Opo. Marami sa kanila hindi na nakaka-uwi at magandang marinig sa inyo ng mga nanonood ngayon na mahal nila sa buhay. Yung pagpapalitan ho ba, may sapat ho ba silang oras ng pahinga rin po para po hindi bumagsak yung kanilang resistensya, General? Igan, atin po yung tinitingnan at ang ating po mga commanders in the ground ay alam po nila. Kaya nga dito po sa Kaprami, meron tayong reserve force dito na nabanggit na ng ating PNP na we can mobilize thousands of them na araw-araw yung ating minomonitor na pinanitiling maayos ang kanilang pangatawan so that kung kinakailangan sila ang papaling at mag-responde, doon po sa ating makasapahan. Opo. Alam niyo po talagang hindi pa pwede ng ating organization kami. Talagang maparalay. Kaya nga ang ating organization through our PNP leadership ay talagang titingnan ang kapakanan ng mga ito. At ako po ay nanawagan kasabay ng pagsaludo sa ating the men and women of the Philippine National Police na kayo po talaga ang naandito para magsilbing tututok sa pagpapad ng ating mga batas at nagpapasalamat ng ito ang PNP leadership sa inyo. Hayaan niyo po na talaga itutuloy natin ang inyong kapakanan para tayo, pati na rin po yung aming mga mahal sa buhay, ay maging ligtas po dito sa ating kinakaharap na problema. Opo. General, sa inyo pong assessment sa tatlong araw na nagsagawa po ng ganitong community quarantine, mga checkpoint, kamusta ho yung ating kriminalidad? Bumaba ho ba? Nagkaroon ho ba ng relasyon para ho kahit papano mabawasan itong krimen sa Metro Manila, General? Igan, bumaba ito dahil, well, unang-una, talagang nalimit ang ating mga tao na nasa labas. With the more than 1,300 checkpoint in place all over Luzon, ito po yung mga sinasabi natin mga checkpoint na nakapwesto aside from those roving checkpoint pa and more than 10,000 personnel na naka-designate po dyan, talagang
natulungan natin na bumaba yung krimen. But just the same, patuloy ang ating panawagan na i-sustain natin to dahil sa ngayon, this is just the first few days of the implementation. Opo. And gusto nating makita na ito ay tuloy-tuloy. Opo. Diyan, ingat po kayo. Salamat. Yes, so maraming salamat din. Tayo po nanalubagan sa ating mga kabayan na ipagpatuloy po yung pagsunod. Nagkaroon tayo ng tingin natin na talagang we can say compliance on this. But nanalubagan tayo, hindi lang po sa Metro Manila kasi ang ating pong report sa atin is meron pong iba sa labas ng probinsya na medyo pasaway at hindi susunod to. So ang ating panawagan po ay tayo patulungan ng ating local government unit sa pagpatupad po ito. Maraming salamat. Buong Luzon na nga pala ito, General, ano? PNP Deputy Chief of Operations, Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, nakausap po natin.